Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Finally nakabalik na rin tayo dahil ilang months din ako tuloy hindi nakapag-upload dahil nga ayun, yung ginagamit kong laptop is nasira, which is kay mama yon. So ngayon, nakabili na ako ng sarili kong laptop with my own money para tuloy-tuloy na tayo makapag-upload. Okay, magamit ko to for my small business. Matuloy-tuloy ko na siya. And hindi ko pala ginawa itong video na to para mag-iabang, okay, or mag pagmalaki. Binidyo ko to para magkaroon kayo ng idea kung sulit ba tong laptop na to sa mga tulad ko na maraming ginagawa sa isang gadgets. Okay, like editing, okay, uploading, saving ng files. So, mag-unbox na tayo at huwag na tayo magpahuli. So, kitang-kita nyo naman sa title na itong laptop ay from Acer. Okay, so let's go! Let's go. So doble yung box niya. Kung makikita ninyo, yan. Bukas na to. Siyempre bago ko talaga siya tuluyan kunin or bayaran, 'di ba? Need ko rin naman i-check kasi yung laman niya kung kumpleto. So buksan na natin siya. Oh my God, Cassie, finally. So, kung nakikita ninyo, meron tayong, ayan, free Microsoft, which is for home and student lang siya. Okay, kasama na siya dito sa laptop. Yan na ang moment of truth. Okay, so, pagbukas mo, meron tayo ditong screw. Ayan, apat siya. Tapos, syempre yung charger. Ayan. Tapos, meron din tayong manuals. Ayan. Okay. Aspire 5. So, syempre, hindi mawawala itong laptop natin. Sabi na natin sila. Yan. So, para siyang dust bag. Oh my God. Kita nyo ba yan? So, safari gold tong kinuha ko. Very girl. Nakakababae siya. Wow. So pretty. Silver tong side ng keyboard, then yung monitor natin black, then again yung front niya is safari gold, then backlight na rin tong keyboard niya. Okay, intercore i5. Buksan na natin yung laptop. Yan. So, habang hinihintay natin siya, again, backlit yung kanyang keyboard, i5 siya, Aspire 5 yung model niya dito sa Acer, and nabili ko siya sa mismong Acer outlet, and SSD na siya, 512 and 8GB or 8GB RAM, yun nung kanyang spec. So, pinili ko ni i5 para, alam mo yun, mas updated siya kahit meron na tayong i7 ngayon, and so far, ang ganda nung kanyang physical looks, kung nakikita nyo naman. Ayan. Sa halagang 37,999 pesos, meron ka ng i5, 8GB RAM, and 512
SSD na memory or internal. So, upgradable pa yung RAM niya tsaka yung memory if ever. So, yun ang advice sa akin ni Kuya. And, meron siyang binigay sa akin na free wireless mouse. Ayan, may wireless mouse tayo dito from A4 Tech. And then, syempre, meron tayong free na 32 gig na flash drive. And, of course, hindi mawawala yung ating Acer backpack. So, ayan, sobrang cute tong backpack niya ngayon kasi hindi siya yung common na parang may gray or shade na design. Sobrang simple lang nung pagka-black niya. Ayan, so magagamit ko talaga siya. And ito yung back. Regarding naman sa kanyang mga ports, okay, so simulan natin dito sa right side. Sa right side niya, meron tayong lock for the laptop. So, dito meron tayong isang USB port. Ayan, and earphone or headset. And then, yung kanyang battery light. So, dalawang kulay lang to. Orange kapag lobat na siya. Then, blue for full charge. And then, itong blue light natin for the laptop. On, ganyan. And then, dito naman sa left side natin, meron tayong charger port. Isang Wi-Fi. And then, HDMI isa, then dalawang USB port, meron din tayo ditong Type-C. So, kung nakita nyo, nakakonect na yung wireless mouse. So, ayan. Madali siya makakonect. So, try naman natin mag-type. Okay, yung cursor key niya, sobrang smooth. Sunod na sunod kung nasan yung motion ng fingers mo. So, try natin mag-type. And hindi siya ganun kaingay pag pinipindot. Ayan. So, depende yan sa bigat ng kamay. Pero kung papansinin natin yung pagpipindot niya, sobrang smooth. Try naman natin yung camera niya. Okay? Especially sa mga student. Ngayon kasi online class sila. So, pwede nilang gamitin to for online class. So, ayan. So far, okay naman yung camera niya. Diba? Siyempre, pag nasa mall ka, makikita mo siya na parang sobrang, alam mo yun, ang liwanag niya. Pero kahit nasa bahay ka, maganda pa rin yung quality ng camera. So, dito na nga nagtatapos yung review natin sa first laptop ko ever na para talaga sa akin at ako ang bumili. Sana meron kayo natutunan kung naghahanap kayo ng ideas, kung anong laptop yung bibili ninyo, anong specs or brand. Okay, nasa sa inyo yan kung anong lifestyle ninyo, kung paano nyo gagamitin yung isang gadget. Okay, so first time ko mag-review actually, so hindi ko alam kung yung mga terminologies ba, kung ano pa ba yung mga dapat i-review, o okay, yung mga more internal specs pa ba yung kailangan. So, pwede nyo naman yun i-suggest sa akin next time, okay, para magamit natin for another reviews. But for now, dito na nagtatapos yung ating review and video. So, stay tuned sa more videos natin. Thank you so much for your time and watching, you know. Thank you and happy Vermonths, everyone. See you on my next video. Bye!